Hi guys! Kape tayo. Today is Sunday at umpisahan natin ang araw sa pagpunta sa kapilya at pagsamba sa Ama. Ito nga pala yung outfit ko for today's pagsamba. After samba, kumain na kami at nag-ready para pumunta sa farm. At ito naman ang aking outfit papunta sa farm. Let's go! Tara sa bangka! Katapos lamang ng ilang minuto ay nakarating na kami. Ngayong araw, dito naman tayo ngayon sa may mga kamatis dahil tutulong tayo sa pag-classify ng mga na-harvest na kamatis. Karating nga namin dito ay meron na silang mga na-harvest. 6:30 pa lang kasi ng umaga ay nagsimula na sila. Meron tayong 5 tinawag na kasama para mag-harvest at 2 namang taga-buhat at 1 taga-classify. Pero syempre, hindi kaya ng isa lang na mag-classify kaya kami nila Tita at Brian ay tumulong sa pag-classify. So meron tayong 3 classifications. Meron tayong small, medium at large. Ang sakit nga sa likod nitong way ng pag-classify namin kasi nakaupo lang talaga kami sa baba at wala pa kaming mesa dito. Pala yung mga tanim na kamatis hanggang doon pa sa dulo. Hindi nakita ng camera. Tinamad na akong pumunta doon para i-video yung mga nag-harvest kasi ang layo at ang init pa. Hehe. Meron din pala tayong kasamang mga batang makukulit dito. Tapos napagod nga kami ni Brian kaya umupo muna kami dito at pinagmasdan ang napakagandang tanawin na ito. Tapos alas 11 na ata nito, ongoing pa rin kami sa pag-classify kasi sobrang dami nitong mga bungang na-harvest. At habang tinatapos yung pag-classify, ayan, nagbubuhat na sila ng mga crates para ipunta doon sa kalsada para ready na mamaya. Tapos ayan na nga lahat ng mga na-harvest. Hinihintay na lang namin yung truck na pagkakargahan kasi ipupunta siya today sa NVAT. So ang meaning nga pala ng NVAT ay Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Ito ay located sa Bambang, Nueva Vizcaya. Diyan tayo nagbabagsak ng mga gulay natin dito sa Vizcaya. So ang total kilograms harvested today ay more than 1,000 kilograms. Ang ikinakarga nga nila ay naayos na rin nila kung alin yung mga small, medium, at big. Inabot na nga kami ng alas 12 dito sa sobrang dami. Buti na lang madami tayong kasama ng mga taga-buhat. Ayan. Ang isang crates nga pala ay nagre-range sa 20 to 25 kilograms. Tapos nga nilang magkarga ay umuwi na rin kami. Nanay, magluluto pa ako ng ulam. Ay, kanin. After namin kumain, sabi ni Brian, bago niya daw ako ihatid ay tulungan ko raw muna siyang maglinis ng sasakyan dahil napakadumi na at lagi namin ginagamit sa pagde-deliver. At pagkatapos naming linisin ay nagpakareb na nga kami. Umuulan pa nga niya at ang lamig, buti na lang hindi umulan kaninang umaga. Sama din natin si Tantan ngayon kasi makikipaglaro daw siya doon. Sinabay na rin namin syempre yung mga kamatis na order nila doon. At pagka-uwi nga ay nagpahinga na rin ako kaagad. Yun lang, thank you for watching, bye!